Kamusta ka na kabayan? Sana nasa maayos kang kalagayan. Nagbabalik ulit kami dito sa aming YouTube channel na The Wise Kabayan. Sana nagustuhan nyo ang aming previous video na 5 dapat itigil para mapabuti ang buhay mo. At 5 tips para makaipon ng pera. Kung hindi mo pa napanood yan, click mo lang ang link sa description sa ibaba ng video na ito. O kaya naman hanapin sa aming YouTube playlist. Gusto namin na magbigay daan para makatulong sa ating mga kabayan na nais guminhawa ang buhay. Ang aming channel at Facebook page na The Wise Kabayan ay nagbibigay ng tips, inspirasyon at leksyon tungkol sa buhay, pera, at negosyo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang 5 tips para magkapera kung wala kang pera. Sa panahon ngayon, dapat hindi ka nahihiya sa mga ginagawa mo, kung alam mo naman na legal at tama ito. Lagi mong isipin na bawat sentimo mong kinikita mo, ay makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Madaming paraan para kumita ka ng pera, ang kailangan mo lang ay sipag at syaga. Dahil sa huli alam mo, naaahon ka din sa hirap ng buhay. Isa-isahin natin ang mga tips para magkapera kung wala kang pera. Panuorin mo hanggang dulo dahil ito ay makakatulong sa iyo. Lalo na ang tip number 5. Simulan na natin. Number 1. Mag-ukay-ukay. Madami ka bang gamit na hindi mo na ginagamit? Bakit hindi ka maglinis at magbawas ng mga gamit mo sa bahay? Sayang naman yan kung wala nang silbi sa'yo. At dahil baka sa ibang tao, ay may silbi pa yan. Huwag mong panghinayangan na ibenta ang mga luma mong gamit dahil baka ito naman ay makatulong sa'yo. Dahil pwedeng-pwede mong pagkaperahan yan. Gumawa ng sarili mong ukay-ukay. Pwede mong ilagay ang shop mo sa labas ng bahay mo o pwede mo naman ibenta yan online. Huwag mang hinayang magbenta ng mga ginamit mo ng kagamitan. Okay lang yan, basta siguraduhin na nilinis mo muna yan bago mo itinda. Number 2. Mag-recycle. Gaya ng pag-uukay-ukay, ang pagre-recycle ay makakabuti para mabawasan ang mga gamit na hindi mo na kinakailangan. Pero sa pagre-recycle, ang basura mo naman ang iyong pakikinabangan. Araw-araw ay gumagamit ka ng plastic bag, plastic bottles, o kaya naman mga lumang dyaryo. Yang mga nabanggit ko, ay pwede mong ipunin at ibenta sa junk shop. Pero tandaan, na maramihan o bultuhan ang pwede mong ibenta, at hindi pa isa-isa lang. Hindi naman nakakababa ng antas sa buhay, ang pagre-recycle o pagbebenta ng basura. Ang masama, ay yung wala kang pakinabang sa lipunan, lalo na sa pamilya mo. Tandaan, may pera sa basura. At higit sa lahat, nakatulong ka pa na mapalinis ang ating kapaligiran. Number 3. Mag-part-time job. Karamihan ng mga kabayan natin sa ibang bansa, ay kalikaliwaan ang mga part-time job. Bukod sa pangunahing trabaho nila, ay nagagawa pa din nilang mag-part-time job. Kaya naman, hanga ako sa iyo kabayan. Madaming uri ng part-time job na pwede mong gawin, na pwedeng-pwede pagkasyahin sa iyong oras. Kapag day off mo, pwede kang kumuha ng part-time job. Gaya ng pagbibigay ng leaflets o flyers sa mall, paglilinis ng kuko ng iyong mga kapitbahay, paglalabada, pag-aalaga ng anak, ng iyong kaibigan o kapitbahay, pagtuturo ng mga aralin sa eskwelahan, ng mga bata, pag-aalaga, at paglilinis ng mga house pets, gaya ng aso at pusa, at kung ano-ano pa. Kailangan mo lang ay sipag sa paghahanap ng part-time job, at time management para maging successful ka. Kaya hanap-hanap ka lang, at ugaliing magtanong sa mga kaibigan, o mga kapitbahay, kung nangangailangan sila ng serbisyo mo. Number 4. Makipag-barter. Usong-uso ngayon ang pakikipag-barter, para din siyang ukay-ukay. Pero ang kapalit naman ay imbes na pera, ay gamit din ang kabarter mo. Ang pakikipag-barter ay pakikipagpalitan ng gamit o serbisyo ng walang perang involved. So ang tanong mo, paano ako magkakapera sa pakikipag-barter kung wala palang perang involved? Ganito yun, yung mga nakuha mo sa barter, pwede mo naman siyang itinda para magkapera. Kung ikaw ay nakakuha ng mga suka, toyo, bigas, manok na pangluto, at kung ano-ano pa, na pwedeng-pwede ibenta, para ka na din may sari-sari store niyan. O kaya naman kung makikipag-barter ka, mag-request ka na ang makukuha mong kapalit ay mga ingredients sa paggawa ng simpleng ulam, kakanin, o mga panghimagas, na pwede mo din ibenta sa iyong mga kaibigan o kapitbahay. Pagkakaperahan mo talaga ang pakikipag-barter, basta maging wise ka lang.
O kaya naman, gumawa ka ng isang Facebook account online kung saan pwede mo ialok na ibenta ang mga gamit na nakuha mo sa bartering. Instant online seller ka na. At yan naman ang tatalakayin natin sa number 5, kung paano magkapera kung wala kang pera. Number 5, mag-online selling. Ito na talaga ang pinakauso ngayon sa pagbebenta at para kumita ng pera. Dahil mas madaming tao kang mapagbebentahan. At mabilis mo din silang makakatransaksyon dahil on the spot na ang pakikipagkomunikasyon. Kailangan mo lang ay cellphone at internet. At higit sa lahat ay Facebook account kung saan ka magbebenta online. At ano naman ang ibebenta mo kung wala kang puhunan? Pwede kang magbenta ng serbisyo. Gaya ng pagtuturo sa mga bata online dahil uso naman na ang online class. Isa pang serbisyo na pwede mo ibenta sa online ay ang pag-promote ng produkto. Alukin mo ang mga kaibigan mo na may negosyo online na ikaw na ang magpo-promote ng mga produkto nila sa lahat ng social media network gaya ng Facebook at Instagram. At kada benta na makukuha nila dahil sa pagpo-promote mo ng produkto nila ay humingi ka ng komisyon. Pwede ka din magbenta ng mga tanim mong halaman. Dahil uso naman na ang mga plantita at plantito ngayon. At gaya ng tip number 1 namin, isasali ulit natin ang pagbebenta ng mga second-hand mong gamit, gaya ng ukay-ukay pero online na. At ang pinakapatok na pwedeng ibenta online at sa mga kapitbahay mo, ay ang pagbebenta ng mga ulam, kakanin at panghimagas. Araw-araw ka naman nagluluto para sa pamilya mo, bakit hindi mo sobrahan yan? At yung mga sobra naman ay ibebenta mo, meron ka na agad instant karinderya online. Madaming pwedeng ibenta, basta dapat maging wise ka lang at magpursigi. Madaming paraan kung gugustuhin natin umangat sa kahirapan. Ang problema lang, ay marami sa ating kabayan ang tamad o walang gana sa buhay. Puro tanong at reklamo, at walang kusang maghanap ng solusyon. Kagaya nga ng nauna naming video, na limang dapat itigil para mapabuti ang buhay mo. Kami ay nagbigay ng payo na kailangan talaga natin ng pagbabago sa buhay at maging positibo sa buhay para tayo ay umunlad. Alam namin na kaya mo yan, kabayan. Inspirasyon, aksyon, at pagsusumikap ang kailangan para makaangat sa buhay tayo, mga kabayan. Be wise, kabayan. At dahil nandito ka na din naman sa aming channel, check mo na din ang iba naming mga videos. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito at kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe.